Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Eto parang dahil lang sa isang mga simpleng post, nagkakaroon talaga ng ano, no? Nabibigyan talaga ng kahulugan at hindi naman maiwasan kasi talagang ganun eh. At first, pag naisip, pag nakita mo yung mga post, parang matutuwa ka sa simula. Actually, the same din naman yung feeling ko. I'm not naman, hindi sa tinotolerate ko yung mga marites. Pero kasi nung, pag, syempre, pag sa simula mabasa mo, parang matutuwa ka. Like, eto nga, si Dennis Badilla kasi nag-post sa kanyang Instagram na, binati niya ng happy birthday si Danny Barreto. Alam naman natin, si Danny Barreto ay panganay na anak ni Julia Barreto, or in short, ay panga, Julia, si Danny Barreto ay ate nila Julia Barreto, Claudia Barreto, panganay na anak ni Marjorie Barreto. Ayan, klaro yan na. Ulitin ko, si Danny Barreto ay panganay na anak ni Marjorie Barreto at syempre ang tatay naman ni Danny ay si Kier Legaspi. Alam naman natin 'yon. So, pero dahil hindi nga nagkatuluyan si Kier Legaspi at si Marjorie at si Dennis Padilla ang nakatuluyan ni Marjorie dati. So parang tumayong father figure nga ay si Danny. So ayan, birthday ni Danny Barreto at binati siya. Sabi ganyan ni Danny, ni Dennis, belated happy birthday Ate Danny. So nakatag si Diane, Chibalmes, Luis, Danny Barreto, Julia Barreto, Jenny on the Block, Jean Padilla, yung mga ganyan. At yun, nag-thank you bigla si ano, si Danny Barreto kay ano, kay Danny. Sabi niya ganyan, thank you pa. Tapos may red heart. Yung simpleng ano na yon, yung simpleng comment or thank you na yon ni Danny ay nagkaroon ng ano, ng magandang resulta. Like, pag kung titignan mo, oh, parang so far, 655 na ang nag-likes doon na parang natuwa sila. And then, may mga nag-comments, of course. Tapos, yun nga lang, sa comment doon, syempre, nabigyan na naman ng, alam mo na, ganun naman, diba, nabibigyan ng kahulugan, i-compare kay Julia or kay Claudia, yung parang ganun. Yung attitude. Kasi nga, diba, alam naman natin ngayon, wala na namang communication. Siguro, yung Julia Claudia kay Dennis, parang wala na naman siyang nakakausap yata sa mga anak niyang yun. Kasi, ewan ko ba naman sa relationship nilang mag-aaman. Kung naman, hindi ko rin maintindihan eh. Dapat, pag magkadugo kayo, pwedeng-pwede niyong patawarin yung tatay niyo or pwede niyong kausapin. Dapat hindi nga nagkakaroon ng gap. Pero yun nga, sabi ng mga netizen talaga, sobrang natuwa sila doon. Sabi ganyan, Danny Barreto, ikaw talaga ang pinakapaborito ko sa mga anak ni Marjorie. Mabait ka kasi. God bless to your family. Happy birthday. Yun nga, sabi belated. And mabuti pa si Danny Barreto to appreciate niya kahit di niya totoong tatay. Mabuting bata. So, ganyan. May mga ganun na agad. Well, alam mo na kung sino yung medyo malalagay sa alanganin dyan. Ayun, sabi ni isa, kaya mas gusto talaga kita kaysa sa mga kapatid mo. May mga ganun na, sabi, simple reply po, nakakataba ng puso. Ang buti ng puso mo. Ayan. Ito na, again, nabasahin mo na lahat ng comment doon, sunod-sunod, ang dami na nag-react doon. Katulad nito, sabi ni Borch, buti pa si Danny, sumagot sa message. Samantala si Julia, dead ma lang. Haram. Be good habang buhay pa si Papa mo. Ako sabi sa Papa, maaga kami iniwan. Di niya nalalasa pang paghihirap ko dito sa ibang bansa. Miss my Papa. Yan ay mga comment. Talagang ano na, buti pa ang hindi tunay na anak na gawa pang mag-reply sa isa niyang naturingan at na kalakihan na ama. Pero yung tatlong anak na tunay, walang mga kwenta. Ayan, binabasa ko lang from Shirley Vidal to, ha. Pero yung tatlong anak na tunay, walang mga kwenta. Parang ka-plastical lang. Ama pa rin nila si Mr. Dennis kahit anong laking kasalanang nagawa ng ama nila. Diyos nga, nagpapatawad. Tao pa kaya? Porkit malalaki na at magaganda na ang buhay. Baliwala na lang ang taong gumawa sa kanila para mamulat sa mundong ito.
Sabi ni Jamil, oo naman, buti pa si Den. Si Danny, kahit di niya tunay na ama si Dennis, hindi na wala yung respeto at pagmamahal niya kay Astig. Tuloy mo lang yan, Danny. Huwag kang gumaya kay Julia at sa nanay mo. Happy birthday, Danny. So, may mga ganyan-ganyan post, na, may mga ganyang reaction na tuloy ang mga ano, di ba? Ako, to be honest, natuwa ako nung nabasa ko yung ano, yung ano, pag-thank you ni Danny Barreto doon. Kasi talagang binigyan siya ng special attention naman ni Dennis. Talagang solo yung picture niya sa Instagram. Siguro si Dennis, hindi naman niya in-expect na ganyan na magiging reaction ng mga netizen, mga followers niya na ikukumpara nga si Danny tuloy sa mga tunay niyang anak. So anyways, ayan. Ito. And, sandali na. Okay, yan, katulad yan. Happy birthday, buti ka pa natatawag mo na papa si Dennis. Ayan, nakakaiyak naman. Ganun, kahit sa totoo lang, parang nakakagaan talaga ng puso. When nung binati ni Dennis sa kanya Instagram si Danny, tapos nakita mo yung reply ni Danny, parang ay, oo nga, no, at least ang ganda pala ng relationship nila bilang mag-ama pa rin kahit na matagal silang nagkita at kahit hindi naman talaga sila magkadugo. Sabi, kaya yon humamig ng papuri si Danny sa ginawa niyang yon. Sabi nga, iba ang puso mo, Danny, kaya binibless ka ni God. Again, happy, happy birthday. It's wonderful to see how much I appreciate Dennis. Have a wonderful birthday. Happy birthday, Ate Danny. Ang sweet naman na anak kay Papa Dennis niya. Plus points ka sa langit, Danny girl. Ito isa. Danny, happy birthday. Di kita favorite pero now nireply mo si Dennis to say thank you with heart pa. Na-appreciate ko yun. A little bit teary-eyed. Sana ganun din sila Julia Barreto at Claudia Barreto. So yun pa. Kahit pa paano, family kayo ng papa nyo. Na-appreciate ka talaga. As in, God bless you, Danny. Your whole family. Ayan, may mga ganyan-ganyan na. So, again, eto pa, eto last na lang to. Doon sa portion na yan. Yun kung bakit gusto ko si Danny. Di niya ini-ignore ang tag na Dennis kahit hindi real father niya. Pero di ko rin inusga ng iba pa niyang mga kapatid. Kahit nakatag sila, malay natin, through DM sila nagre-reply. God bless. So, mabuti ang puso. Maganda yung comment na yan. Kasi syempre, diba, hindi naman lahat dapat pinapapubliko. Dapat naman talaga ganon. Pero anyways, nadagdagan pa yon kasi si Dennis nag-post na naman, nirepost niya yung kay Ivana Alawi naman. Yung sabi ni Ivana Alawi nga, di ba, naalala niya kasi yung tatay niya. Sabi niya, advice ko sa inyo, dapat habang buhay ang parents niyo o may kaaway kayo, huwag niyo nang hintayin na mawala yung tao. Just always forgive and love that person. So, parang ganon. And love that person and give time. So yun ang ano ni Ivan Alawi. So si Dennis naman nag-comment and then hindi. Ang caption niya kasi nga ni-repost niya yun sa Instagram niya. At ang comment niya ay great advice with heart. Siguro sa kanya naman baka ano lang naman talaga. Tama naman, lahat naman talaga. Alam mo, very realistic at very totoong-totoo naman tong message na to ni Ivana. Lahat naman yan sinasabi, di ba? Habang buhay pa, parents nyo, mahalin nyo na. Kasi wala namang forever, hindi naman sila talaga magtatagal. Kahit sino naman, hindi naman mananatiling buhay sa mundo, di ba? So habang buhay, paligayain, maging magsama na at maging maayos. So, ayun tuloy. Pero anyways, at this point, ako nakit natuwa rin naman ako kasi may mga nagtatanggol naman for Julia, Claudia, and Leon. May mga nagsasabi din na kaya dapat din po yung mga father alagaan yung mga anak nila kasi hindi natin masisisi kapag lumalayo ang loob ng mga anak sa mga tatay. Ito, komento naman ito, obvious na tinitimbang niya din siguro yung situation na dapat pati ang tatay nga alagaan, hindi naman pwedeng papabayaan mo lang. Ako wala akong alam doon kung pinabayaan o hindi, pero dapat din ang tatay din syempre. Yun nga, tama naman yun sinasabi nung netizen na yon. Na kaya lang ang dami-dami ng komento na naman. Ang haba na naman, sabi, wala siyang magagawa kung mataas ang pride ng anak kesa magulang. Tapos yung isa na naman, obvious naman, kinahihiya nila tatay nila. Umaabot na sa ganon.
Eto, Peto, yun naman yung reaction niya. Isa, kahit di ka na alaga ng tatay mo, mahalin mo pa rin siya. Kasi kahit baliktarin mo pa ang mundo, tatay mo pa rin siya. Kahit mayaman ka pa, hindi ka liligaya. Yun naman, at yan ang pinaka-general talaga na, na reaction or payo talaga na sabi nga, kahit gaano pa kasamang tatay mo. Pero syempre, may hagana yung kasamang. Pero pag may ginawa naman sa'yo na sobra-sobra, hindi talaga kapatawad-patawad. Like for example, yung ayoko nang manggitin, baka sabihin. Pero anyways, kung ano lang naman, mga ganyan na kulangan sa suporta sa'yo or what, kaya mo pang patawarin yun, especially kung binibless ka at medyo okay na ang buhay mo. Ayan, so, doon na naman. Sabi, well-raised daughter ka nga, pero di mo makita sa mga ugali na I don't have any hates for them, but doble kara kasi ang mga style nila. Pag sa ibang tao, mali angel mga ugali. Pero pagdating sa ama, walang kaamor-amor. We know may flaws din ang father nila. Totoo, kahit balik-balik. Pero yun nga, kahit balik-balik na rin pa rin ang mundo, wala sila ipula si Dennis Padillas. Just be humble na lang sana and forgive. Kasi kung anong tinanim siya rin ang anin. Sana in the future, hindi nila maranasan sa magiging anak nila. Laging may mga ganyan, di ba? Ayan. So, anyways, ayan, at ako, to be fair, ah, babasahin ko din yung ano, pinakikiusap din ng ibang fans na huwag na kasi pong magparinig, sir, may mga anak mo naman ang mga babas, mababas niyan. Yun naman yung ano. Totoo naman kasi, pag nakita mo yung ganyan, parang feeling ng ano, kahit naman gusto mo lang i-post, i-repost, parang ang nagiging dating, nagpaparinig ka sa mga anak mo. Pero wala talaga sa mundong ito, lahat naman ang ipopost mo ngayon sa social media, lahat ng sasabihin mo, laging may mga reaction niyan. Dalawa lagi ang reaction niya. But anyways, sabi ng mga iba, this man did everything already. He was just being laughed out. Baka sa parinig tamaan. Hindi naman siguro paniligyan kasi real talk. Tama naman to. Real talk naman ang post rate. Din ako, busy kami magkakapatid sa kakatrabaho sa abroad at hindi namin na malaya ng oras, araw at taon. Tumatanda na sila until nag-pandemic at hindi makauwi. That's the time na nawala ang tatay namin at na-realize namin na hindi habang buhay na nandyan sila. Until now, may mga regrets kami na instead kami nag-aalaga, especially pag na-hospital siya, hindi namin nagawa. Pero ang paghahanap buhay namin ay para sa kanila, ng nanay namin. Pero iba, pag nawalan ka ng magulang, parang nabawasin ang din buhay mo. Kaya it's not too late, may nanay pa kami, sa kanya lang namin bubuhos ang lahat habang nandyan pa. Ayan. Kasi kayong inaano, kaya tama. Ang request lang ng ibang fans, pag-usapan privately, huwag na sa social media. Actually, to be honest, guys, medyo naluha-luha ako doon sa binasa ko yun. Kasi, let's face it, kami rin kasi sa sobrang dami namin, ako sa sobrang dami ng work ko, inuuna ko rin yung trabaho, hindi ko na malayan talaga, na matanda na pala yung nanay ko, parang ganon. So, again, napaka ano to. But, ibang usapan na yun. Sige na, ano na lang tayo, ganito na lang, eto, binasa ko lang po yung mga comments. Binalita ko lang po. Natuwa ako for Danny Barreto. Nalungkot na naman ako for Julia Barreto dahil sa mga simpleng post na yon. Siya agad ang na-DN. So anyway, sana nadadaan naman po yan sa lahat, sa matinong usapan at sa dasal. I hope pa rin na one of these days magkikita at magkikita pa rin ng eye to eye, puso sa puso ang mag-ama. So yun na muna for now, maraming salamat po at sa patuloy na pagsuporta. Yun, medyo na ipaksi yung mood ko nung nabasa ko yung comment nung isa dun sa ano, mas bigla mong marirealize na oo nga naman ano, sa sobrang trabaho yung nag-focus kayo na, tapos nakalimutan mo na dumipas ang mahabang panahon na ganun pala yun. So ako kasi guys, kasi ang ganun din ako eh, masyadong mahaba yung binigay ko sa trabaho noon pa. Kundi lang nag-pandemic, hindi naman mangyayari na lagi akong nasa bahay. Pero yun nga, na-realize ko lang, nakita ko yung mga pictures, photo albums, mas maraming wala ako kasi nga lagi akong wala sa mga special event dahil kailangan ko mag-attend ng ganito, kailangan ko ng ganitong work, kailangan ko mag-ganito, ganyan-ganyan. Dahil diba, alam niyo naman, naglagari-lagari ako ng trabaho dati. Pinagsabay-sabay ko ang aminin ng Eat Bulaga, Star Talk ng GMA7. At yun nga, pagkukolum, at the same time, ngayon nag-edit na, mas ngayon may mga vlog na. So yun na muna for now. Okay, next time natin pag-usapan ko yan. Thank you po.